Bahang kahalintulad noong Bagyong Ondoy at Hanging Habagat noong 2012. Muling naranasan sa Metro Manila at karatig ng mga lugar. Pero gaano nga ba karaming ulan ang ibinuhos na pinaigting ng habagat ng Bagyong Karina? Alamin sa ulat ni Rod Lagusan. Kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulan, maraming lugar ang binaha sa Metro Manila at karatig na mga lugar, kusaan ang ilan ay hindi naman binabaha noon. Ang sitwasyon, hindi na bago, lalo't sa mga nakaraang taon ay ilang beses na rin nalubog sa baha ang maraming bahagi ng Metro Manila. Kaya hindi may iwasan na makumpara tulad na lang ng Bagyong Ondoy noong 2009. Ang bahang naranasan ngayon ay dulot ng hanging habagat na pinaigting ng Bagyong Karina. Ayon kay Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez, base sa na-monitor nila mula July 19 hanggang July 24 sa Science Garden sa Quezon City, ay nalagpasan nito ang monthly normal rainfall dito. Habang iba pang lugar sa kanlurang bahagi ng bansa ay nakaranas din ng heavy to intense rains sa nakaraang isa hanggang dalawang araw. Kung magkukumpara po tayo ng habagat, we compare it with another habagat episode of almost the same similar nature kung paano na pag-ibayo. At ito'y may kukumpara sa pinag-ibayong hanging habagat ng bagyo noong 2012. Mas naging mabilis yung pagbuhos ng tubig with the current habagat episode as with the previous 2012 episode. Mas maging mabilis ang pagbuhos ng tubig in terms of a shorter duration. Pero in terms of a amount of rain, compared with the 72-hour period of the 2012 habagat, yung comparison natin kahapon ay halos hindi sila nalalayo ng binuhos na ulan. Paliwanag ni Pag-asa Weather Specialist Benson J. Estareja, ang Bagyong Ondoy kasi ay may direktang epekto sa Metro Manila kumpara sa Bagyong Karina na malapit na sa Taiwan. Mahalagaan niyang tingnan kung gaano katagal ang inabot bago maabot ang partikular na sukat ng mabigat na pag-ulan. Kasi nung panahon ni Ondoy, tatlong oras lang, umabot na ng 300 millimeters. Nung habagat 2012, umabot pa ng 22 hours o halos isang buong araw bago ma-reach yung ganong karaming 300 millimeters. Pero grabe na rin yung naging impact. Pero ito kasing si habagat 2024 ay 8 oras bago umabot sa 300 millimeters. So parang iisipin agad natin, mas naging abrupt kasi yung epekto nitong si Ondoy. Base sa datos ng Pag-asa, umabot sa 455 millimeters ang dami ng ulan sa loob ng isang araw ang ibinuhos ng Bagyong Ondoy. Samantala, pagdating sa aasahan sa nalalabing bahagi ng taon, the last quarter of every year is also the usual time of the year wherein mas active ang tropical cyclone activity, mas malalakas ang bagyo na tumatama sa atin, at mas maraming bagyo ang tumatawid ng ating bansa. At kahit matapos na ang panahon ng habagat, kapag may dumaang bagyo sa panahon ng amihan, may posibilidad anya na makapagtala ng matataas na bilang ng rainfall. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.